And who knows, you might inspire her to write about something new. Right? Thank you very, very much for your time. And Thank you, especially for your advice, Celine. Thank you, Lisa. Going back to confidence building, it's not all about the looks or how you conduct yourself. It's also how we hear you. Can you believe that? So right now, we're going to be hearing from Mr. Pocholo Gonzalez from Creative Voices, his words of wisdom when it comes to building your confidence with some voice training. Please watch this. Well, first of all, I just want to congratulate Chika. Mabuhay kayo. Iba talaga ang Chika. Informative niya. Empowering pa. Eh, masasabi ko lang yan. Iba talaga ang Chika. Mabuhay kayo. Dahil sino ka ba? Nasaan ka ba? Wala nga naman. Aba naman ay kagaling talaga na Chika. Chika lang na Chika. Iba talaga ang Chika. Informative niya. Empowering pa. At dahil dito, hindi namin kayo. Tatantaran. Iba talaga ang Chika. Informative na, empowering pa. Ako, labas ako. Walang problema, Tol. Iba talaga ang Chika. Susunod, aman! Iba talaga ang Chika. Informative na, empowering pa. Guess how many people are there? Answer, one. He is Pocholo Gonzalez, the quick change artist who is tagged as the voice master. He co-founded Creative Voices Productions, which is devoted to the development of talent for the voice acting industry. Hi, ako nga pala si Pocholo, the voice master Gonzalez, ang CEO at managing director ng Creative Voices Productions. Ang Creative Voices Productions ang kauna-unahang voice talent agency sa Pilipinas at kami rin ang kauna-unahang voice acting school dito sa bansa natin. We are also a recording studio. We produce any kind of voiceover work. So basically, our principle is to make, to promote voice acting as an art, and our mission and goal is to make the Philippines the center of voiceover excellence in Asia. Medyo hindi aware ang mga tao, lalo-lalo ng mga Filipino, kung ano ba ang voice acting, ano ba yung voiceover. Hindi nila alam na araw-araw na ginawa ng Diyos, pag-gising mo pala sa umaga, may voiceover na. Kasi frustration nila maging voice artist. Parang bata pa lang sila, naisip na nilang marinig yung boses nila doon sa animation, o kaya curious na sila, o kaya yung gusto maging dubber or voice talent. Pero hindi problema eh. Meron lang instance na gusto niyang gumawa at magboses matanda na dito niya nagawa. Kasi boses matanda lang, nag-enroll pa sa workshop. Kasi nga may techniques ang voice acting. So lahat ng art kasi, voice acting is an art. So lahat ng art merong kaalinsabay na techniques, theories, tsaka skills na kailangan malaman ng mga gustong pumasok sa ganitong industriya. For those who already have voices that register well, Creative Voices helps in reaching their optimum potential. And for the weak-hearted, lahat ng tao naman may ano yan eh, may capacity na mag iba-iba ng boses. Kasi yung ginagawa ng pag-iba ng boses, it's not acting pa. Wala pa yung acting part dyan. Pag ano lang yan, kumbaga, paano mo ma-sustain yung boses mo? Tinuturo namin sa Voice Works yan na dito sa Voice Works, malalaman mo na ang dami palang pagkukuna ng boses sa buong katawan. Meron sa ulo, sa likod ng mata, sa ilong, sa throat, o kaya sa diaphragm, sa chest. So marami, maraming pagkukunan. Tsaka parang kanta kasi yan eh, yung pitch level. So makikita yung ano, kumbaga malalaman mo kung saan kukunin mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Di ba yung mag ano kayong sweep method mo yung tawag doon, yung parang do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. So pag ginawa mo yan, do, kailangan ganito lang yung boses mo, dapat isustay mo yan. Madali lang naman yan. Re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, oy, talaga, ganyan lang yung level. Kailangan sustain mo yung boses mo sa ganyan level. Yun pa lang, ano pa lang yan, leveling ng pitch. Iba pa yung voice acting, yan yung dinadrabaha mo na yung ano bang problema mo? Meron kaming naging estudyante. Yung boses niya ganyan talaga. Wala na kami magawa. Wala nang choice. Pero nagkaroon siya ng confidence.
naging kaya niya mag-iba ng boses na napapaganda niya na yung boses niya. Matipid to, pero mas mahirap pa ito sa pelikula. Mas mahirap pa ang voice acting kaysa sa acting. It's 10 times or 100 times harder. May mga artistang hindi kaya mag-voice act. May mga artistang dinadub para hindi kasi nila magawang artihan yung sarili nila. So kasi it's a special kind of skill ang voice acting. So kumari si Babalu, pag ano, kailangan humaba rin yung baba mo para makuha mo yung boses niya. Di ba? Ganon. So, that's physicalization. Pini-physicalize mo yung character para sumunod yung boses. Like yung mga monster, di ba? It's a monster! Ang pangil na ganon. Kailangan gumanon ka rin para lumabas yung effect. Of course, you have to provide support to the training through personal means of taking care of your voice. Actually, nakakasira nga ng boses, lalo yung mga maiinit na tubig. May mga misconception, yung mga ginger, so yung mga salabat, oo. Nakakasama rin yan. Akala ko rin ng bata ako, okay siya. Kasi nga, parang nalalamigan yung lalamunan natin. Pero pahinga lang yan. Tsaka tubig. Ayan. Ay, iniimbitahan ko lahat ng mga manonood na mag-try kayo sa voice acting workshop namin, sa Voice Works Basic Voice Acting and Dubbing Workshop dito sa Creative Voices Productions. Isulat nyo lang sa internet o sa Google, Voice Acting Workshop Philippines, at makikita nyo na kagad kami doon. Alam nyo, lalo na sa mga kabado, yung mga kinakabahan sa pagsasalita, makiharap sa ibang tao, malaking naitutulong ng voice acting. Ang voice acting kasi hindi lang yung pag-iiba ng boses. It's more on how you will say the lines. So, gusto mong, paano mong sasabihin ang isang salita na talagang realistic, di ba? At bukod doon, magagamit din ito sa pagtuturo, sa marketing, sa iba't ibang sa bahay. Di ba? Yung mga magulang pwede mag-storytelling. Yan, voice acting ang ginagamit dyan. Kaya sa lahat ng mga interesado, tumawag lang kayo sa 729-7274 at pwede nyo rin kaming i-visit sa internet. Yun nga, www.creativevoices.com at pwede rin nyo kaming i-email sa creativevoices@gmail.com. Thank you very much, Mr. Pocholo Gonzalez, for that. It just really goes to show that when it comes to building your own confidence, it really is a whole package to consider. How you look, how you sound, how you carry yourself, how you express or at least address other people with that. It may sound like a tough job, but trust me, at the end of it all, it's worth it because you are worth it. So we would like to thank all of our guests for coming today. Any last pieces of advice to our viewers when it comes to building confidence?